Aristado ang limang sinasabing membro ng isang drug syndicate na iniuugnay kay dating Talitay Maguindanao Mayor Montaser Sabal. Magugunita na napatay si Sabal matapos umanong mang-agaw ng baril ng kanyang police escort malapit sa Camp Crame noong nakaraang Biyernes. Iniharap ni Mayor Isko Moreno ang mga naaresto sa ikinasang bypass operation ng mga tauhan ng Manila Police District Drug Enforcement Unit sa Imus, Cavite noong nakaraang Sabado. Ito mga suspect na ito, na through consistency and persistency of the follow-up operation monitoring yung galawan nitong mga to, nadakma sila ng Manila Police District. 8.5 kilos of shabu were saved sa mga mayan to be distributed in Metro Manila, including Manila. So I would like to present it to you, the biggest drug bust happened through the leadership of General Francisco. Nagkakahalaga na higit 58 million pesos ang shabu na nakumpiska kina Tamano Daud alias Tam, Ismael Daud alias Inchik, Norma Magid alias Sandra, Baynor Magid alias Bay, at Omar Redia. Nakuha din sa kanila ang isang Glock 17 9mm pistol at isang caliber 45 pistol. As you can see, no? Tingnan mo ito, itong mga tol, palaban ito. Oh. Tingnan mo yan. Talagang lalaban itong mga tol. Panggera pa, oh. Tingnan mo ito. Pangmatagalan pa, oh. The 8.5 kilos were submitted to the laboratory already. For purposes of documentation, we, Vice Mayor Hanil Lacuna, and I are grateful to the Manila Police District to continue to apprehend yung mga palongges dito sa Maynila. Nadali to outside of Manila, but they are being monitored by the police of Manila. Ibinahagi naman ni MPD Director Brigadier General Leo Francisco na mga naresto ay may kaugnayan sa mga una nilang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon noong nakarang Enero at Abril. Kung matatandaan nyo, may huli tayo ng mga kasama niya nila noong January and April. And our good mayor supported me na kunin nyo ang ulo nito. And continuous yung naging efforts ng ating Drug Enforcement Unit. In fact, it took them 3 to 4 months para makuha itong isang grupo nito. And tama kayo na pareho pa rin yung mga plastic na pinaglalagyan ng mga shabu na na-recover natin. And continuous yung aming coordination with other law enforcement agency kung ano yung pwede naming makuha, bakit patuloy na ganito ang nare-recover nating packing ng mga shabu. Itinanggi naman ng isa sa mga naaresto, si Redia, na may nalalaman siya ukol sa illegal na aktibidad ng ibang mga sospek sa katwiran na isa lamang siyang hairstylist. Sabi niya, ang alam niya negosyo ng mga sospek ay buy and sell ng mga sasakyan. Pero nagtatrabaho ako sa kanila dun sa location dito sa may Manila, dito sa may Quezon City po bilang hairdresser po ng salon. Pero wala po akong paalam nun at hindi nila sa akin inamin tsaka nilipihin nila sa akin up to nung nahuli kami ng gabi yun, sobrang binibring ko siya na bakit nag-like kayo sa akin kasi magbubukas ako ng isang branch doon sa may Cavite po. Nung nandito kami sa Manila po, sa may Quezon City po, natin-tikal pa sila, nagmamanman po sa kanila. Wala akong alam. Hindi ko alam kung ano yung aninda nila. Basta alam ko,
bayan sale sila ng sasakyan. Yun ang paniwala ko kasi yung sasakyan ng Manila. Yun ang sasabihin ko. Naisip mo din siya sasabihin. First class sasakyan ko ang Manila. Ang mga binibili ko nila. Oh, buy and sell na sasakyan. Tapos may kargang droga. Ayun. Wala po akong kaalam. Wala kang alam. Lahat naman ganun. Laging walang alam. Pag-amin pa ni Redia na hindi siya nagduda, kahit kutob, na may illegal na aktibidad ang kanyang mga amo. Hindi ka ba nagtataka? Hindi. Wala po. Diman po ako. Hindi ko pa ako kaya na gusto sila yung isa sa kanya. Hindi ko nagtatanong kung ano po yung trabaho nila sa kanya po. Basta yung mga kwento niya sa akin, bayan sila sila ng mga sasakyan. Hindi naman ako nakasama sa mga activities task kung mga activities po nila araw-araw. Nasa sandal lang po ako. Akit lang ako sa taas para kumain tapos bababa sa trabaho. Tapos sinundo nila po nung time na lumipat po kami ng Piraso. Nung araw na yun, nakapulis ako sa sandal, tinanong na doon. Malipornis po sila doon. Magandang so, pratong sa loob. So wala pa alam na ganito po yung kanina. Nakiusap naman si Dumagoso sa mga naaresto na makipagtulungan na lang at anya ang mga nakumpiskang droga ay pinagbibili sa Metro Manila, partikular na sa Quezon City at lalawigan ng Rizal. Baka makipagtulungan itong mga to. Makikipagtulungan ba kayo? Ha? May jowa ka? Makipagtulungan kayo eh. Kasi kailangan habulin na. Kasi tingnan mo ah. Ito, I've been seeing this for so many years. This type of packaging. Diba? At saka yung ibang mga nahuhuli ng ibang district. Mukhang pare-pareho yung source nito. Ayan ang pinag-iisipan natin, Maigi. But with the help of these people, that we will not tolerate whether gakulangot o kilo-kilong shabu. O doon sa mga nanonood, I hope hindi nyo subukin ng Maynila. But if not, we'll throw the books to you. Or, ako naman sa inyo, sabi nga ni Freddy Aguilar, magbago ka. Magbago ka. Bago na kayo. Alam niyo yung pera, yung kikitain ninyo, yung pera kikitain niyo rito, hindi kayang tumugon sa sakit ng COVID pag nahawa kayo. Maraming mga milyonaryo, bilyonaryo, nangamatay. Hindi sila nailigtas ng pera nila. Hindi talaga. Siguro, panahon na para makinig tayo sa nangyayari. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.